Ayan mga tol, magandang araw ulit sa inyong lahat. So ngayong araw, andito na naman ulit tayo para sa pag-share na naman sa inyo ulit ng libreng kalaman. So ngayong araw mga tol, yung topic natin is about sa computer settings or sa LMI ng lever na crane. Yung ibabahagi ko na naman sa inyo mga tol is about sa kung paano tayo mag-check ng langis, ulan, ng battery, tsaka yung pagpalit halimbawa ng part line, tsaka pagpalit ng counterweight. Basta sa kung ano yung function ng LMI mga tol, yan yung topic natin ngayong araw. So, hindi muna tayo magsi-shoutout ngayon ng mahaba kasi mahaba din yung tutorial natin. So, kaya ako naman binabahagi yung mga ganito ngayon sa inyo mga tol kasi alam ko naman talaga na maraming gustong mag-crane operator. Kaso nga lang, hindi talaga lahat nabigyan ng pagkakataon kasi ganun talaga yung buhay natin mga tol. Kasi wala naman talaga kahit sino na may gusto na hindi matupad yung mga pangarap natin. So, ganyan talaga yung buhay mga tol. Minsan dadaan talaga tayo sa pagsubok. Sa mga pagsubok din na yan mga tol, yan din yung magpapatibay sa atin. At kapag nalampasan naman natin yan lahat ng mga pagsubok na yan mga tol, alam naman natin na tagumpay naman yung kapalit. At sa kabila ng tagumpay na yan mga tol, kahit saan man tayo makarating, huwag tayo makakalimot mga tol kung saan tayo nang galing. Kaya huwag nyo kalimutang magdasal mga tol kasi yan yung isang susi para makamit natin yung tagumpay. So tara, huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ayan mga tol, dito tayo ngayon sa pinaka computer or LMI ng lever na Likon 1. So yan mga tol, mapapansin nyo dalawa yung susi. So ibig sabihin yan, ito para sa baba. Pag halimbawa pinaandar natin dito yung makina sa track side, ito naman yung sa crane side. So ito nga ngayon, nakaselecto dun para sa track side. So binuksan ko lang yung relay dito sa taas para pandarin lang natin yung LMI. So mag-iilaw yung dalawa. So, yan yung makikita nyo mga tol pag halimbawa magbukas tayo ng computer. So, yan din mga tol, pagka ilipat natin dun sa pangalawa, yun din yung sa pagka halimbawa magkabit tayo ng fly jib. So, saka na natin ituturo yun, separate din yun mga tol pagka nagkaroon ng tamang tempo. So, focus muna tayo dito sa LMI. So, kagaya nyan mga tol, halimbawa pag pinaandar nyo na to, yan din yung bubungad. Halimbawa nakaandar na yung makina, yan din yung bubungad sa atin mga tol. So, wala tayong ibang gagawin mga tol kundi press yung pinaka F8. Yo, okay lang natin. Tapos yan yung makikita nyo mga tol. Ito medyo matagal nga siya mag-loading mga tol. Tapos yan, bubungad sa atin yung pinaka mga load chart ng crane. So ayon sa mga part line at saka dimension. So yan mga tol, yung nasa ibabaw, yan yung pinaka, ito 0035. Yan yung pinaka code ng crane na to na lever, isang 90 tonner na crane. So dito naman mga tol, yan, papansin nyo sa baba, yan, ito yung sa F4, dito nakatapat yung counterweight. Pwede natin siya bagu-baguhin dyan mga tol kung ano yung mga counterweight na naka-atat sa atin. So halimbawa pag naka-full counterweight, so yun yung babaguhin natin. Yan, hanggang 21 yung full counterweight ng 90 tonner na crane mga tol. Okay, babalik natin siya sa 17 kasi yan lang naman yung gagamitin natin na counterweight. Tapos ito naman mga tol sa pinaka outriggers, yan yung pinaka full extend ng crane. Dito siya sa F5, tapos yung sa F6 yung swing na 360. Dito naman mga tol sa F7, dito yung pinaka part line natin. So mamaya na natin siya lalagyan kapag lalabas na yung pinaka code. Kagaya nyan, wala pa yung code. So kagaya nyan, ilalagay natin yung pinaka code nya dito sa ibabaw. Pwede natin gamitin dito, pwede rin natin mamanwalin natin siya, ibubuuin natin lahat yan, lalabas na agad kung ano yung pinaka code dito. So depende na sa inyo mga tol, dalawa lang yung pagpipilian, magmamanual tayo dito or dito tayo agad sa code. So ako mga tol, ginagawa ko, minamanual ko para ma-check, para sigurado kung ano yung mga nakalagay. So yan yung lagi kong ginagawa talaga mga tol. Tapos enter para mag-configure yung naka program dito sa baba. So yan, makikita nyo lumabas yung code na 35. So kahit di naman na ganun mga tol, halimbawa baguhin natin to, mawawala, mabubura. So ganyan, nakita nyo napalit siya ng 21 kahit hindi tayo naka full counterweight. Pero kapag i-enter natin yung code na 0035, yan, 0, yan, makikita nyo mga tol, 0 3 5, tapos enter, yan, makikita nyo, yan, naglo-loading siya. Ibabalik nga rin tayo mga tol dun sa 17. So, di ba? Nakita nyo kahit na 21 yung nilagay natin na counterweight dyan kanina. So, yan yung pag
gamit din naman sa kanya mga tol, pag halimbawang pupunta tayo doon sa pinaka-configuration ng crane ayon sa gagamitin natin. So yan, tapos yan mga tol, pag nalagay nyo na, saka tayo magpapalit ng part line. So ito ngayon naka 6 part line mga tol, kasi bumuha to ng mabigat. So dito din na tayo magpapalit mga tol. Yan, part line. Balik natin sa 6. O, pagkatapos yan mga tol, huwag kalimutang i-enter. Yan, pagka na-enter mo na, pwede na natin ibalik doon sa normal na operations. So babalik na tayo ngayon sa pinaka monitor natin. So yan yung makikita natin mga tol sa LMI kapag mag-operate tayo. So ito lang yung pipindutin mga tol kapag nag-iingay. So ganyan mga tol. So ito para ma-familiar kayo, yung dito sa taas mga tol, dito natin makikita sa pinaka-ibabaw yung pinaka-maximum na kaya ng crane natin. Dito naman sa pangalawa, dito natin makikita yung pinaka-actual load. Ito ngayon yan, makikita nyo, yan yung pinaka-reduce 9 meters. Tapos yung pinaka-boom angle natin is 3 degree, negative 0.3 degree. Yan yung pinaka-boom angle ngayon. Tapos ito naman, dito natin makikita yung pinakahaba ng boom. Kagaya nito, naka-fully retract, 11.1. So pagka nag-extend ng boom, makikita natin kung ilan yung nilalabas natin dito sa yan, sa mga number na yan mga tol. Ito mga tol, dito natin makikita yung pinaka-tip height natin. So yung pinaka-boom tip at saka yung ground, naka-3.0 meters. Ito mga tol, pagka pinindot, yan nyo yun rin makikita mga tol. Yan, pagka pinindot natin yung F7, pagkalimbawa magbuha tayo mga tol, yung pinaka neto ng load, yung makikita natin dito mga tol, hindi kasama yung hook block pagka pinindot yung F7, pagka ganyan mga tol. Yan, so nakikita nyo, nawala yung neto. So ibig sabihin, kasama na yan yung hook block sa timbang na nandyan. So ito mga tol, sinishare ko sa inyo, ito lang yung mga ginagamit natin dito sa cabin. So halimbawa, gaya nito sa F3. Yan, makikita natin. Yan, pipindutin natin para makita natin yung mga pinaka stability ng crane. Ito talaga, ingay. Ito naman mga tol, nagagamit lang naman natin to pagka yung mga kinakailangan talaga, pero di naman talaga siya advisable mga tol. Ito mga tol, dito natin makikita yung kung ilan pa yung tunilada na kaya natin buhatin kapag mag-i-extend tayo ng boom. So dyan papasok mga tol na pwede tayong mag-extend ng boom na may bit-bit tayong load. So ako mga tol, nagamit ko na siya, kaso nga lang mga tol, kinakailangan talaga. Yung ginamit ko rin, itong crane na rin to mga tol, MC44. Nag-extend ako ng load na 4 na tunilada kasi nga kinakailangan. Pero hindi siya advisable mga tol kapag ka gagamitin lang natin na sa kung anong paraan lang na magpakita lang tayo na nag-extend tayo na may buhat. So gamitin natin for emergency purpose only mga tol. Ito mga tol, dito natin makikita yung pinaka-stability ng crane. Yan, pagka nandyan yung itim mga tol, sa gitna na yan, yan, yung kwadrado na yan, ibig sabihin level na level tayo. Dito natin makikita mga tol, tatakbo-takbo yung dot dyan kung saan siya pupunta ayon din sa level ng crane natin. So dito, ito error kasi yung mga sensor ng jack mga tol, kaya hindi natin makikita ng tama, nagkaroon siya ng question mark. So ito naman mga tol, ito yung bilang ng kable natin. So ako, ginagawa ko ganyan, sinisiro ko siya lagi para halimbawa pagka magbababa ako ng hook block, dito ko tinitingnan kung ilang metro na yung lumalabas sa cable drum. So ganyan din yung gamit niyan mga tol. Tapos ito mga tol, dito naman natin makikita yung pinaka percentage ng load na buhat-buhat natin. So from 0 to 50 hanggang 90, magwa-warning na yan mga tol. Pagka umabot tayo sa 100% mga tol, titigil talaga matik yung crane mga tol hanggang sa 100%. Kung napapansin nyo mga tol, meron pang 110 at saka 130. Yan mga tol, ayon sa manufacturer's limit ng lever. So yung crane na to mga tol, sa lever, kaya magbuhat ng hanggang 130% mga tol sa load capacity ng crane. So kaso nga yan mga tol, may mahikana na mangyayari kapag ginamit natin yan. So iba yung lever mga tol, iba yung kalidad ng lever kasi uubusin yung tapang ng operator. So hindi siya kagaya sa Tarano, nasubukan ko na, hanggang 2 tons yung iba-bypass mo, titigil at titigil na talaga siya. Kaya yung tama na pagbubuhat mga tol, hanggang sa 100% lang tayo. Huwag na tayong sumubok na tumawid dito, lalo na pagka baguhan pa tayo. Tapos ito naman mga tol, yan yung nasa ibabaw, dyan natin makikita yung pinaka degree ng swing natin. So kung ilang degree na yung swing. Ito naman yung para sa pinaka swing lock natin. So dito naman yan bubuksan mga tol. Yan, pagka pinindot mo pataas, bubukas yung pinaka swing lock doon. Ito, bubukas yan.
Tapos ito naman yung pinaka speed ng boom natin. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano natin siya papalitan. So sa settings mga tol, dito natin siya papalitan. Sa C mga tol, yan yung makikita natin, yung pinaka speed ng mga boom tsaka yung sa swing. So ayan mga tol, kung nakikita nyo, yan yung lumabas doon kanina sa pinaka swing natin, naka 100%, naka 100% din yung pinaka hook block natin. Tsaka yan, makikita nyo mga tol, naka 100% din yung para sa boom up at saka sa boom down. So yung pagpalit sa kanya mga tol, ito, dito naman sa swing, dito tayo magpapalit. Pagka halimbawa yan, papalitan natin yung pinaka papasok or paloob na cursor. So yan, pagka ganyan mga tol, hindi tayo tatangay ng hangin. Pagka ganyan mga tol, naka free swing. So dyan natin siya ilalagay. Tapos yung speed niya mga tol, dito rin natin papalitan sa F7. Gaya nyan, pagka naka 100% siya mga tol, papalitan natin ng 75%. Tapos enter. So yan, nakikita nyo, nagbago yung pinaka speed ng swing. So gusto natin na mabilis mag-swing, kaya enter natin yung pinaka 100%. So ayan, nakita nyo, nagpalit siya ng 100%. Ito naman mga tol, yung 100% na hoist. So dyan naman mga tol, papalitan natin siya. Ililipat naman natin sa dito. Dito mga tol, dito. Dito yung paglipat sa kanya mga tol. Ayan, nakita nyo, pindutin natin to, lilipat siya dyan. O, tapos naman, papalitan natin siya ng speed. Ayan, magbabago yan mga tol. Diba, gusto mo 75% lang or babagal gusto mo. Yan, pagka in-enter mo, magbabago siya. Yan, nakita nyo, nagbago 75%. Pero dapat mga tol, pagka sa hoist ako, ina 100 ko, ayoko nang mabagal mga tol. Yan, nakikita nyo, nagpalit. So dito naman, sa speed sa boom mga tol, ganun uli. Lipat natin yung ito, pinaka cursor, lipat natin dito, ito lang yung pipindutin. Yan, tapos pagka nagpalit naman, ito na naman uli. Yan, nakikita nyo, 100%, lipat natin siya sa 75. So pag enter, papalit uli siya ng 75%. So balik natin siya sa 100% para mabilis. So yan naman yung gagamitan natin mga tol pag halimbawa mag-check tayo sa mga speed natin ng boom, swing or pinaka hook block natin. Saka ito mga tol, halimbawa pag nakita nyo may ikis, dito lang yan mga tol sa F5. Yan, kagaya nyan, kasi minsan may mga crane na nagluloko pag pinatay yung makina, matik, naglalak yung pinaka cable drum. So dito lang bubuksan mga tol sa F5. So yan, makikita nyo, nawala na yung pinaka ikis. So ganyan naman mga tol pagka nag-check tayo dito. Tapos balik tayo sa operations. Tapos dito naman mga tol, dito naman pagka mag-i-extend tayo ng boom. So may ginawa na tayong separate video dyan para dyan sa pag-i-extend naman ng boom mga tol. So dito naman mga tol, yan, mapapansin nyo yung logo na jack. So dyan din tayo halimbawa mga tol, pagka dito tayo magre-retract sa taas, ito lang din yung pipindutin natin. So may ginawa na rin tayong separate video dyan mga tol para hindi masyadong maaba. So ito naman mga tol, pagka halimbawa papalabasin mo yung pinaka load chart kanina. So yan, halimbawa pipindutin natin, lalabas uli yung pinaka load chart. So dyan tayo titingin mga tol, pagka halimbawa naka-extend na tayo ng boom, i-monitor natin kasi dito naman makikita. Yan, yung cursor na yan mga tol, lilipat yan mga tol, depende sa kung ano yung boom na nakalabas na. So balik tayo sa operations. Tapos halimbawa naman mga tol, pagka nag-check tayo ng langis. So ito mga tol, two-hand operation siya pagpindot ng button. Shape at saka ito, yan, kung makikita nyo yung parang may tools na yan mga tol. Yan, yan yung pipindutin mga tol. So parang pagkawin, kailangan makita nyo mga tol. O ganyan mga tol, pipindutin natin yung shape at saka yung pinaka dito, yung hand tools. Una pindot mga tol yung shape, tapos pipindutin yung hand tools para ma-check natin yung langis, battery, at saka yung pinaka temperature. So yan yung pipindutin mga tol pagka i-check natin yung pinaka langis, oil, o yung coolant mga tol, battery natin, yan yung pipindutin. So balik natin sa operations. Yan lang, okay lang, F8 lang yung pipindutin mga tol. Tapos ito mga tol, napapansin nyo may kulang. So yung rabbit dyan, pag halimbawa papabilisin natin yung pinaka hoist. Ito mga tol, patayan pag yan, nag-ingay. So dito natin pipindutin mga tol sa joystick. Yan, pipindutin mo lang tong rabbit para lumabas yung rabbit. Yan, pipindutin natin. O lalabas yung rabbit doon para bumilis yung pinaka hoist. O pag pinindot, babalik siya sa pagong, babagal na naman yung
hook block. Ganyan lang yung paggamit sa kanya mga tol. Yan lang naman yung settings ng computer ng Lever mga tol. Hindi naman siya mahirap maintindihan. Tsaka sana nagustuhan niyo yung tutorial na to mga tol. Ito pagka tinapos niyo yung buong segment na to mga tol, yan yung lagi kong sabi na hindi pa man kayo nakasampa ng Lever, parunong na kayong mag-operate. Kaya hanggang sa susunod ulit natin mga tutorial mga tol. Ayan mga tol. So ganun lang siya kadali gamitin mga tol. Ganun yung gamit ng LMI natin mga tol. So sana may napulot kayo at sana naintindihan nyo mga tol yung tutorial natin patungkol sa computer settings. So doon sa mga hindi pa nag-subscribe, huwag nyo kalimutan mga tol na i-subscribe tsaka pakipindot nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa susunod pang video. Basta lagi nyo yung tandaan mga tol na yung kaalaman mga tol ay dala-dala natin yan kahit saan man tayo makarating. Pero kahit na saan man tayo makarating mga tol, huwag nyo pa rin kalimutan na yung paa natin mga tol ay nakaapak pa rin sa lupa. O maraming salamat mga tol. Hanggang sa susunod ulit.